Welcome sa InvestEd. So today, magre-reply na naman tayo sa ating mga masugid na subscribers. So itong video na to ay requested ni nsteve9934. So sabi niya dito, "Sir, pa-review naman ng P-Gold. Medyo ipit na ako. Salamat." Okay, so ready na kayo. Stay ka lang. I'll show you how. Okay, so bago tayo magsimula guys, no, ang gagawin natin, hindi na natin ito i-full review itong company. Kasi kung gusto yung mapanood yung full review natin sa company, so meron tayong video niyan. So ang gagawin ko, ililink ko na lang mamaya sa comment bar. Okay guys, so ngayon, ang gagawin natin, magko-comment na lang tayo and additional information na lang and latest informations or latest data sa company. Pure Gold or P-Gold is the second largest grocery retailer in the Philippines, operating hypermarkets, supermarkets, and discounters. Apart from this, Pure Gold also manage the operations of SNR membership shopping in the country. Also, as of third quarter of 2020, meron silang total number of stores na 455 and number of stores per format. So nakikita natin dito, 234 meron silang hypermarkets, 102 supermarkets, 57 extras, and 20 SNRs, and 42 SNR QSR. Okay, so this is the geographic coverage. So in North Luzon, meron silang 122 stores. Metro Manila, meron silang 170 stores. South Luzon, na merong 120 stores. Visayas, na merong 40 stores. Mindanao, na merong 13 stores. Of third quarter of 2020, this is the revenue breakdown ng company. Kung titignan natin dito, 75% na kanilang revenue ay nanggagaling sa Pure Golds, hypermarket, supermarket, and extras. And 25% ng kanilang revenue ay nanggagaling sa SNR membership shopping. Now, meron na tayong konting background sa company. So, kung gusto mo mapanood yung full review natin sa company, so nasa comment pin yung ating link nito. And now, meron na tayong konting background sa company. Dumako na tayo ngayon sa financials ngayon ng company. So, kung titignan natin dito, in 2015 to 2019, nakikita natin na yung kanilang total revenue ay talagang nag-grow over the past 5 years. And also, no, kung titignan natin dito, yung kanilang net income din, over the past 5 years ay nag-grow din. That's a positive sign, no? Kasi itong nakikita nyo ngayon, ito ay annual na data. So, ang gusto natin makita, yung quarterly data, kung ano nangyari sa kanya during the pandemic, no? Okay, so nandito tayo ngayon sa Reuters.com. So, kung titignan natin dito, nasa income statement tayo and nasa quarterly. Ayan. So, ngayon, kung titignan natin dito, in the third quarter, in the latest data ng company, in the third quarter of 2020, yung kanilang total revenue ay nasa 39.1 billion pesos. And na, kung compare natin siya doon sa same quarter last year, na nasa 38.67 billion pesos yung total revenue. So even though na mayroong pandemic, talagang nag-grow pa rin yung kanilang total revenue. So mamaya, tatalakayin natin yan. And now, kung bababa tayo, ang titignan natin dito, yung kanilang net income naman, no? So kung titignan natin dito, in the third quarter of 2020, yung kanilang net income ay nasa 1.6 billion pesos. And now, kung i-compare natin siya doon sa same quarter last year, na nasa 1.7 billion pesos. So, nakikita natin dito, although na tumaas yung kanilang total revenue compared to the same quarter last year, pero yung kanilang net income bumaba naman, no? So, nakikita natin yan. So, mamaya tatalakay natin. Okay, so now, meron na tayong data during the time ng pandemic. So, now, okay, ngayon, dumako na tayo sa financial metrics ngayon naman ng company. And ano naman yung manakita kong positive and negative side ngayon sa company? So, ngayon, unahin natin ang nakita kong positive side ngayon sa company. So, yung una-una nakita ko, anilang free cash flow per share versus sa earnings per share. So, kung titignan natin dito, guys, yung
yung kanilang free cash flow per share ngayon ay nasa 3.61 and yung kanilang earnings per share ay nasa 2.53 lang. So dito sinasabi sa atin na mayroong pile of cash ngayon ng company. So the chances are kapag mayroong pile of cash ang company, pwede pang mag-improve ang company, no? Okay, so isa pa sa mga nagustuhan natin yung kanyang financial strength. Kung titignan natin dito yung total score na nakuha niya ay nasa 22. So nasa excellent categories pa rin itong company na nire-review natin. So isa pa na nagustuhan natin sa company yung kanyang current ratio. So kung titignan natin dito yung kanyang current ratio ay nasa 2.5 in annual data and in terms of quarterly nasa 4.64. So dito nakikita natin na nag-improve yung kanyang current ratio in terms of quarterly data. So sinasabi dito sa atin current ratio na wala silang liquidity problem in the next coming year. And in terms of free cash flow ng company, nakikita natin na nag-improve din yung kanilang free cash flow. So napaka-importante nitong free cash flow pagdating sa mga investors. Unang-una na nakita ko na red flag para sa akin ay yung kanilang debt-to-earnings ratio. So, bakit to red flag? Kung titignan natin dito, from 2015 to 2019, nag-grow significantly yung kanilang debt-to-earnings ratio. Kasi ang gusto natin makita, remember guys, ay nasa 3 pababa lang yung debt-to-earnings ratio. Ibig sabihin nun, 4.5 years kaya nilang punan yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. So, 4.5 years. No? So, medyo mataas yan. Okay? And also, sinasabi dito sa atin ng debt-to-earnings ratio na meron silang interest expense na kinikater sa company. And nasa panan nakita natin na red flag ngayon sa company, yung kanyang debt-to-equity. So, remember guys, ang gusto natin makita sa debt-to-equity ng company ay nasa 40% pababa lang yung kanyang debt-to-equity. Pero dito, no, nakikita natin from annual, yung kanyang debt-to-equity ay nasa 50.59%. And kung compare natin siya ngayon in quarterly basis ay nasa 63.21% na. So nakikita natin dito na significantly nag-grow yung kanyang debt to equity. So dito sinasabi sa atin na in every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 63.21% ng 1 peso ay financed by utang. So, kaya natin nasabi na yung kanyang debt to equity and debt to earnings ay nasa red flag ngayon. So ito yung nakita ko na positive and negative side ngayon sa company. Okay, now dumako naman tayo ngayon sa price versus intrinsic value ngayon ng company. Tignan natin dito yung price ngayon ng company ay nasa 38.70 pesos per share. And now kung i-compare natin siya doon sa aking valuation ay nasa 52.33 pesos per share yung aking intrinsic value sa company or yung fair value sa company. So dito nakikita natin na nasa undervalue ang company. So kung susundin mo yung aking valuations, meron kang upside potential na nasa 35.22%. Now, kung titignan natin dito sa COL Financials, yung kanyang intrinsic value ay nasa 57 pesos per share. Kung susundin mo yung COL, meron kang 47.29% na upside potential. Now, kung titignan natin dito naman, yung BPI trade, nakikita natin dito na nasa 52% yung kanyang intrinsic value. And kung susundin mo naman yung BPI trade, meron kang upside potential na 34.37%. Okay, so dito nakikita natin clearly na nasa undervalue ang company, no? Okay na, so tapos na tayo sa konting background ng company. Tapos na tayo sa financial ng company, sa valuations ng company. So yun ngayon, dumako tayo sa opinion ko, no? Okay guys, so alam natin tumaas yung kanilang total revenue. And also, no, nasa undervalue itong company. Ang tanong, bakit bumababa yung share price ng company? Okay, so unang-una, no, syempre meron pang pandemic. Okay, so lalo na ngayon na lumulobo yung populasyon na nagkakaroon ng COVID-19. And syempre, as a customer, no, takot tayo na pumunta sa mga matataong lugar. Lalo na't ngayon nagkakaroon pa ng lockdown sa mga ibang lugar, no. So, talagang maapektuhan yung kanilang business operations. Kasi yung foot traffic sa store ay malilimitahan, no. So, isa na yan sa kadahilanan kung bakit yung kanilang share price ay bumababa. And also, no, lumobo yung kanilang utang ngayon, okay?
Pero kung titignan natin, no, in long-term perspective and in terms of financials ng company, ang company ay nasa solid business, no? So, nothing to worry, no, pagdating sa kanilang financials. So, lahat naman talaga doon naman magkakatalo, no, sa financials in the end of the day. Pero in a short-term perspective, sa nangyayari ngayon, medyo talagang weak ngayon ang company. Na long-term perspective, talaga ang company ay they will continue to prosper, no? Okay, so sir, hanggang dito na lang muna yung ating pagre-review. So sana sir, may nakuha kang value sa pagre-review natin sa company ngayon. And also, no, guys, sa mga viewers natin dyan, meron pa akong nakalimutan na nabanggit na importante about sa Pure Gold. So, please comment down below para magkaroon ng ibang perspective itong si sir para lahat tayo, no, magkaroon ng ibang information company. Okay, guys? So, maraming salamat kayo sa suporta niya sa ating channel and continuous na nag-grow itong ating channel, no? And asahan nyo pa na marami pang videos na paparating dito sa ating channel. And again guys, this is Pesci Warrior na nagpapaalala. Guys, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. Maraming salamat!